agad-agad yung bonus question. Eh, bonus! Nakalagay. Kasi may mga nag-ano to, nilikom natin itong mga question, nagpahay-pahay ako. Nag-survey? So, bonus question. Tumad ko muna. Handa-handa. Who do you consider is your Binibini best friend? In love, naniniwala ka ba sa second chance? Ay, alam mo, tinanong yan sa akin ni Emma. Hi, babe! Tinanong yan ni Emma sa ano, sa vlog niya din. So, naniniwala ako talaga sa second chance. Kasi, feeling ko yun nga, life is all about chances. Does it matter kung twice, kung thrice, but as long as may chance pa, you go for it. But make sure na may natutunan ka with that given chance. Kasi baka naman binibigyan ka lang ng chance, pero you don't deserve it. Ibang tabi yun. But when it comes to second chances lang, yes, I always believe in second chances. But, may motto pa rin ako dyan eh. Once is enough, twice is too much, three is katangahan na. So, I guess that answers my question. May papagawag sana. Ah, sige, go. Kaso nasagot mo na. Sabihin ko sana kasi kung when do you think yung time na tama na? Oh my God, wait lang. Parang may code. Parang how much pain do you need to endure when you know it's time to let go? Gusto mo yun? True. Hindi, di ba parang hindi mo kasi alam na masakit na pala kung gano'n pa yung sakit na mararamdaman mo para mag-let go na. Nakakarinig kasi karamihan yun kasi diba hindi lang yan sa love line, minsan sa friends mo, minsan sa family. Kahit saan, di ba? Minsan magtatanong pa kung ano saan. It's time to let go pag wala ka ng self-love. Kasi self-love is the most important thing. Na hindi ka makakapagbigay ng ibang opportunity sa ibang bagay or chances pag hindi mo mahal yung sarili mo. Pag nabawasan na yun or pag feeling mong nabangga na yun, time to let go na. Issue. Ito, meron pa kayo. Hindi masaya nga yung love life mo eh, di ba? Hi! Di ba? Gusto mo yan? Hello? Uy, may issue siya. Alam mo yung next, i-comment down yun kung gusto niyo ng vlog na na parang heart-to-heart talk. Meron ka naman ganun? Wala. Go, mag heart-to-heart talk kayo. Ang dami ko nang sinadya sa yung content, ha? Heart-to-heart talk. Comment down yung mga questions niyo, na curious pa kayo, what it's like to be, you know, in a relationship with them. So, question number... Ang dami, no? Kasi ilalain yan, may 4 pa. Eh, mahila ako sa mat. Huwag na nga. Ay, who made the last incoming call on your phone? Scott, my boyfriend. Wow! We're in a long-distance relationship, so we want to make sure that we always communicate. And now, he's doing biking and he's in Singapore. Hi, Sam. Hi! You met him na, di ba? Yeah. He's nice ba? True. Masabi ba? Okay, good. Or ganun siya, or Borta! 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 So yun, parang hindi kasi ako masyado attracted sa AB. Oh, si Scott is... Canadian. Oh, Canadian. So, ano siya, Borta? Sakto. Okay, next topic. Change topic. What is the best part of your job? The best part of my job is time freedom. That's what I like naman talaga, doing freelancing. Kasi I have the freedom of time and at the same time, gusto ko din magkaroon ng financial freedom. Kasi I want to have best worlds eh. Parang I want to have my bonding time with my family at the same time earn more. Gusto ko talaga may work-life balance. And yun yung na-experience ko. So, yun. Kasi I've tried na mag-work din sa mga corporate. I work in hotels na 14 hours, 11 hours. So, parang feeling ko, tapos na ako sa mga time na yun. During this time, I want to prioritize myself. And at the same time, family time.
important, ay, na-realize ko na yung importance ng work-life balance. Kasi nung nag-pandemic, work from home, so parang wala, hindi mo alam kung saan yung love and yung love. Totoo. So, minsan pag nag-ising mo, work ka na hagad, tapos kakain ka lang, tapos shocks, 5 PM na pala. And then you didn't exercise na, you didn't do anything aside from work. Tapos pag wala ka pang natapos, everyone's expecting you na kahit 10 AM or 10 PM nasa work ka pa din. So, ang hirap nun, di ba? Ang hirap yung balance. So, but we are grateful na may work kami. Exactly. Okay. Of course, talaga. Yun naman talaga yung pinaka-importante din. And at the same time, nakapagbigay din tayo opportunities sa ibang mga wala. True. Yan yung naman yung best part sa work. Kasi yun yung content. Yes. Yun din yung best part din sa pagiging financial advisor ko na I was promoted 2 months ago. Congratulations. Thanks, babe. Na parang iniisip ko, why will I not take this opportunity? Eh, di ba nga, parang, yun, walang work yung mga kasama ko in freelancing. So, I took that. And then, yun. Thank you. Yeah. So, guys, di ba? So, going down tayo to question number... Second to the last. second to the last. Lapit na. Ah, ito yung ginibang mo kanina kung ano. Dinatch mo na buwan. Ano yun? Ginibang mo yung usapan. Ay! Oh my God! So, hindi ka nakaligtas! Tips on how to make long-distance relationship work. Ay! Oh my God. Wait lang, ang mahaba ko. Sabi ko sa inyo, ha? Popcorn! Charing! Popcorn! Na joke lang. No, kasi I've always been in a long-distance relationship. And wala akong normal relationship. So, parang feeling ko I was born for it. It's not that nahihirapan ako, but at the same time, siguro, depende siya sa love language mo. So, ako kasi yung tao na okay lang sa akin na kahit hindi siya nandiyan. Basta, as long as na-feel ko na trust, may loyalty kami and sa isa't isa. And at the same time, parehas kami ng track and buhay na gusto i-achieve in the future. So, more of your relationship is puro long distance? Lahat long distance. This is my third relationship and lahat ng from the past, yun. Hindi nag-work LDR din. So mga beshi, mag-o-open po kami ng workshop on how to, on how to maintain long-distance relationship. Yeah. So comment down below kung gusto niyo mag-enroll. But Jenny, alam mo kung mga love advices about LDR, naku-comment down below. Ang dami sabi ko sa inyo dyan. Pero more than anything kasi pag long-distance relationship, trust talaga and loyalty ang very important. Aside from love. Kasi kung yung love kasi, andyan na siya eh. And kung hindi mo ma-feel yung love once mo, kunwari physically, pero as long as may trust ka sa kanya and may loyalty ka, magkakaroon ka ng peace of mind. And basta parehas pa rin kayo ng gustong na-aking journey. How about the time difference? How do you manage the time difference? Time difference, it's an appointment talaga. But for me, syempre Singapore, wala namang time difference. Wow. But for others, talagang you set an appointment. You have a routine. Na parang, okay, at this time, we'll have a date night, and then tomorrow, ganyan. So, sana nga matapos itong pandemic kasi nahihirapan na rin ako. So, yun, ang dami na, guys! Yeah! Oh my God, isa na lang! Okay, isa na lang! Isa na lang! Thank you so much for our choice bowl. Sponsored by my brother. Yeah! They get an R. Yeah. Ay, nakasabi mo lang. Ano yun? Sana mag-get na yung pandemic. So, first thing you want to do after pandemic? Travel, beach, Binibini, and then, what else? Ay, isa lang ba? Anything na gusto mo. Ano yung mauna, first thing? Travel talaga. Well, travel because I want to see my loved one. And at the same time, gusto ko din magkaroon muna ng break, refresh, bago pa ulit mag-inig. Hello po, tita! Hello po, tita! Hello po, tita! Mamala ka na rin! Ang tatay ito! Hello po! Hi, Mer! Hindi pa ba sa pagtama yung iPad style? Puto pa! So, what's it? Wow! Kino na! Answer, 11 questions. 11. Pero parang bilis lang, no? Mm-hmm. So, na-enjoy mo ba, babe? Yes, na-enjoy pa siya. Actually, hindi ko pinag-isipan masyado yung mga questions. Oh, hindi ko sinabi sa kanya yung mga questions, eh. Mm-hmm. Ano lang, kasi, syempre mas maganda yung biglaan para sabog. Yes, natural lang, di ba? Oo, natural bro, ganyan.
Although magkakilala na kasi tayo, pero wala pa talaga tayong parang biglang mga Q&A ganun. Pero oo, oh, bigla ko lang sinabi, babe, bikini man. Tapos sabi niya, oo naman, babe. Tapos, ayun, ito na. Walang abis-abisa sa questions. Ito na yun. Pero I have one final question for you. Go. Okay. Ang laki na ba siya? Kinawan, bumanti siya kasi binigla ko. Ikaw, ano yung first thing na gusto mong gawin after this pandemic? Gusto ko din ano, kasi before, yearly lumalabas kami na ng family, kasama rin sila, mamalita namin yung tita ko sa Tarlac na parang parents na rin namin sila. So, lagi kami nag-beach. So, nung nag-pandemic, hindi namin nagawa, tapos nawala na si mamalita. So, I miss her so much. So, gusto kong ayun, gawin namin ulit yung mag-beach kasama nung nila. Hello, Adi Tutay! Hello po! Hello sa inyo lahat. So, yun, gano'n! Family style pa rin talaga. No, kasi parang talaga, alam mo, during this pandemic, na-realize talaga natin yung what really matters the most. Hindi naman pala yung fame, yung money, but more than that, we want support from our family. Yeah. And kahit sa mga taong totoong magmamahal sa atin. So, yun yung pinaka talaga natutunan natin ng pandemic. And I hope next year, pag magkita-kita tayo, we can be better persons. Yes. Yeah. So, guys, I hope you enjoy this vlog too. So, this is it muna for this vlog. If you have any more questions for our Queen Samantha Bernardo, comment down below. So, baka magkaroon tayo ng part or whatever. So, mga beshi, before we end this vlog, we would like to give a huge shout out to Ryan Chichoco, hello! I'm here! Andita, baka naman po! So, we would also like to give a shout-out to Tita Edmi, Tita Landa from US. Nag-stay sila sa US, California. Si Tia Robin and family. And then, sila Tita Mirna na lagi nag-support sa vlog ko. Thank you po, Tita Mirna. Thank you po. Tita Bangi. Keep on supporting. Yeah. If you like, or if you enjoy this vlog, and if mas nakilala nyo ang ating Binibini, then don't forget to like this video, share nyo na rin, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod naming video. Bye, mga beshi! Ability without opportunity is nothing. Timing talaga. I mean, about timing lahat. Yeah. Hindi siya about sa paunahan. Kung sino yung makakarating doon ng sometimes, kung di mo nakuha ko yung value next year, tomorrow, next month. Parang yung binibini ko. Wow!